7. Oh. Hello, hello mga bro at sis. Nandito kami sa elevator. Yan, no? Ride interview sa ating mga kasama. Ayan, no? Welcome nga pala sa Pampanga. Ayan, welcome daw sa mga kasama natin. Malalala nyo, ito yung interview natin. Yung magandang lalaki, oh. Dami ng port floor, nilalaw kami. Nakakit din ulit, eh. Ang kulit ng elevator. Nakarano, akala ko may multo, eh. Umakit ulit, eh. Sabi ko, ba't umakit ulit? Nga, papunta kami ng 4th floor, dinadala kami ng 7th floor. Oh, 7 na naman, may bababa na naman yata. Oh, pag-iwan. Sandy. Oh. Yeah, yeah. 4th. Yo, 4th. 4. Oh. So, he did not want to go 4, we go to 7. Yeah. Round. 3. We go to the 4th floor, but I don't know if he go now to the 4th floor. Yeah. Okay, that's good. Okay, we now the 4th floor. Oh, oh. Okay. Finally. They're waiting for you. Thank you. Yan, nagkaan po kami ng elevator. Pinapriority ko po yung minute eh. Andito po kami sa bahay. Okay. Puno kami sa panyo. Puno kami sa panyo. Hey guys! Ito po yung mga kasama natin rito. Ayan. Ayan. Pakilala ka, pre. Paul De La Cruz, kuya. Paul De La Cruz. Ayan. Si kuya. Si Manong. Ed. Dipatike. Lloyd Dipatike. Christopher Charlie Carrion, CP. Ayan. Ayan. Shout out sa mga kababayan ko dyan. Nandito na sa Wawawin. Ayan. Ano lang po. Radio interview lang po ito. Galing habang ano. Ayan. Si Kuya. Kuya, saan ka galing sa atin sa Pilipinas? Bulacan, Kuya. Ha? Bulacan. Saan sa Bulacan? Giginto. Giginto, Bulacan. Ayan. Giginto, Bulacan. Ikaw Andresito. Ayan. Ako, Glenn Andrada. Galing akong Mindanao. Oh, Glenn Andrada. Mindanao. Shoutout kay bro Andresito. Your lookalike is there. Ayan. Kung kilala niyo siya, ayan. Mindanao. Si Kuya, taga saan siya? Taga La Union, San Fernando po. Oh, La Union, Ilocano. Pero Ilocano, ayan. Oh. Sa mga taga Ilocano dyan, ayan. Andito po yung mga kasama natin. Ikaw, pre? La Union din, Bawang. Oh, Bawang La Union. Dalawang Ilocano. Isang Bulaqueño. Tagalog. Isang Mindanao. At saka ito yung batang-bata na in-interview natin. Ito, Cavite to eh. Cavite. Oh, tres Cavite to. Ayan. Sila po yung mga bago ngayon. Para 13. Right. Oh, ride interview tayo. Kung kanina sa elevator, ginawa tayong ano, nagmumulto yung elevator. Pinindot namin ng ano, bumalik ng 7. Ayan. Eh eto, nandito kami ngayon. Ayan, si Kuya taga ano to, Bulacan. Tapos ito taga Mindanao. Saan sa Mindanao? Jensan. Oh, Jensen. Pacquiao. Yung kung saan yung maraming ano diyan, yung tuna. Oh. Ayun, tuna capital. Ito dalawa taga La Union. Union. Oh, saan kayo kuya sa ano, yung pinagtrabaho niyo doon? Ah, Monterrey din kami, Cavite, Monterrey din. Oh, Monterrey, Cavite. Kami magkakasama mga taga Monterrey. Ayun, oh, La Union pa sila galing pero nagtrabaho sila ng Cavite. Cavite ba? Oh, Monterrey, Cavite. Ayun. Shout out po sa Monterrey, Cavite. Ayan yung mga to, Cavite. Siya pure Cavite. Ito naman La Union galing papunta ng Cavite, nag-ano sila, trabaho sila doon. Mm. Pumunta na ng Canada. Ngayon, napunta na ng Canada. Experience lang malaga. Mm. Ayan, si Kuya, shout out yung pamilya niyo doon, at least mapanood nila to. Shout out sa mga kaibigan kong Lasenguero diyan. Ay. Dati gin lang ngayon, oh, tignan mo. Ayun, oh. Meron na sila pinapakita ngayon, no? Ako, hindi ko binaba yung video ko. Sila nagpapakita. Si Kuya. Kuya, totoong pangalan mo, Kuya? Ed po. Oh, si Ed. Si Ed Pamintuan ng Pampanga. La Union pala. Alam mo ba kilala mo si Ed Pamintuan ng Pampanga? Siya yung mayor namin. Ayan. O, La Union. Gusto kayo dyan. Ayan. Taga-La Union, taga-tsaka taga-Baguio. Ayan. Tay, bagbagam to. Ilocano gayam. Well, taga-Baguio ni misis ko eh. Yung gurot. Ano yan? Gurota. Ayan.
ano mo sila? Naog doon. Ano mo yung mga pamilya mo doon? Kung nasa'yo? Beltran. Family sa Baguio. Yun. Ayan. Ito po, radio interview lang para hindi naman ano. Iba po doon sa interview na ginagawa natin sa mga... Kasi nagkayayaan lang po rito sa bahay nila. Totally, nakita ko na sila nung kinuha namin tong sopa. Ayan. Yung sopa ni Mr. Pogi. Ayan. Panlaban ko to doon sa boyfriend ni... Ang tawag dito? Vice Ganda, ng taga Tarlac. Ito yung panlaban ko. Si Leon. Ayan. 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 Kung merong pogi ng Tarlac, ito mas pogi to, taga La Union. Ayan, siya tawag. Nanonood sila ng Spider-Man, kaya may background tayo ng Spider-Man ng konti. Tapos na. Ayan. Ano masasabi mo sa ano ngayon ng pagtatrabaho mo ngayon? Ilang linggo na rito sa... Ay, dalawang buwan na, boss. Dalawang buwan na. Oo. Sa dalawang buwan mo na yan, malaki na pagbabago. Nung una talaga medyo mahirap siya, pero nakakasanayan mo naman din. Kasi malaki yung sahod. Malaki yung sahod eh. Kailangan mo talaga para sa pamilya, kaya... Kung gusto mong... Sana all, pamilyado. Kung gusto mo talagang umangat-angat sa buhay, kailangan mo magtyaga din. Okay. At least sa tano nila na ngayon sa dalawang buwan mo na yan, at least nakikita nila yung pagbabago ng iyong buhay. Nakikita nila yung iyong ano. Palagay mo, yung sweldo mo ngayon, hinigitan pa ng sweldo mo na nasa Pilipinas. Sobra. Hindi lang triple. Yun po, hindi ko naman po, ano lang po natin, tinatanong na kasi sila Motoplus galing ng Pilipinas. 2 months pa lang ngayon, at least bumabawi pa lang sila. Na naramdaman na nila na kahit pagod na pagod, hindi naman totally na pagod eh. Ang sinasabi namin eh, kahit na yung ano, kasi kung iano namin, 8,000 na baboy within 2 ships, 4,000 ng isang baboy, hindi biro po yun. Kung sa Pilipinas, ay ang kinakatay lang, nung ilan lang kinakatay sa Pilipinas sa isang araw? 1,800, ganun lang. Oo. Kung iano namin, i-compare naman namin doon sa ano, sa 1,000 sa ano sa Pilipinas, eh, hindi naman ganun kadali ang trabaho namin. Malaki nga sweldo, pero may katumbas. Hindi naman namin sinasabi na malaki sweldo tapos magana ang trabaho. Di ba? Ang inaano lang po, ang pinaano namin dito, yung reality. Hindi naman na ano, hindi, pero ano ah, kahit mahirap, na kahit na ganun karami na baboy, safety first ang ginagawa nito. Hindi naman bara-bara lang, di ba? Yung dalawa, ayan, yung sa Bulacan at saka kay, ano, taga Mindanao, ayan. Safety ng taong... Laki na ng muscles namin dito. Oo. Hindi ka pababayahan, safety talaga. Oo, safety. Shoutout mo si Brian. Kwento ang butcher lang po to. At least nakikialam nyo po na hindi ko na po i-ano na yung kamukha ng interview na tatanong kung ano yung mga ano nila rito. At least alam na po nila kasi nakapagtrabaho na sila sa planta. Totally sila, siya saan ka nasa yun, bro? Ribbing ako, kuya. Ribbing? Sa belly. Dito. Belly? Oo, draw knife gamit ko. Draw knife? Sa pa pa rin? Denver. Doon ka? Mukha nyo ko kaya dami na ako. Sa nakakilala po sa akin, yung gamit niya, 5 years ko na akong gamit yon sa Nipawa, Manitoba. Yun. Kung isa man nakakilala sa akin, yung ribbing belly niya, na inihila niya, yung sinasabi niya, Droge, yun po yung ginagamit namin sa Manitoba, nung doon ako galing. 5 years ago. Yan po. Mahirap po yun. Kasi hindi po biro yon, buong belly po yung ng ribs yung tinatanggal. Kung hindi po kayo maniwala sa akin, yung 4,000 na kinakatay na baboy, 4,000 po yung sa kanya ang dinidember niya. Dadaan lahat sa kamay ko po yun. 4,000. Kasi po, hindi ko na sasabihin bakit 4,000 eh. Kasi baka mamaya, basta 4,000 po yung sa kanya. Ayan. 4,000 po. Lahat ikaw bro, sa deboning, kuya. Sa deboning. Loin. Deboning ng belly, deboning ng loin. Loin naman, anong pinagkaiba ng loin sa Pilipinas?
Yung loin ng Pilipinas, walang paypay tsaka pelvic. Rectang ribs yung kukunin mo. Dito, uukitin mo pa yung pelvic tsaka yung ano, yung paypay sa gilid ng loin. Bago mo matanggal yung ribs. Meron pa. May back eye pa. Meron pa. Ano pa? Malaki yung loin dito. Mahabang loin. Sige, ano natin. Pero na... ang ano lang po, marami kasing iba-iba po kasi ang ano ng experience sa loin. Sa iba-ibang planta po kasi ang ginagawa ng mga loin. Meron akong pinanggalingan na planta na hindi hinihila yung loin sa mismong conveyor. Sa conveyor hinihiwa yung loin. Dito po, inihiwa mo, kinukuha mo yung loin, ikaw yung magdi-debone. Ikaw yung magtatanggal ng ribs, ikaw yung magtatanggal ng ano. Pero doon sa plantang pinanggalingan ko, step by step. Hindi niyo po kukunin yung loin doon sa conveyor. Iba-ibang magtatanggal ng sirloin sa ano, iba-iba po hanggang sa dulo. Iba-iba. Oo, hanggang maubos yung buto. Iba-iba po ang patakaran ng planta. Hindi pa, pero dito sa... Hindi, mahirap daw, sabi ni Kuya Mike. Ayan. Ito, ayan, iba-iba. Una nga istorya mo si Bro Mike. Oh, Mike, Digiya. Sabi niya, hindi daw nilalapag yung loin. Ayan. Sa ibang planta. Oh, tumatakbo daw yung loin, tinitira mo. Pero, sweet mo lang, isang night mo lang. Nangilaw mo lang. Hindi pare-pareho ang, ano, may mga iba-ibang technique ng mga planta po rito na kanilang pag-ano. Ganun din sa belly ribs na pinanggalingan natin dalawa. Okay. Yan. Kung gaano karami yung kali mo ngayon, siguro ganun ang naranasan ko. Ayan, nung bago ako. Nakuha ko. 5 years. Oh. Sa nakakilala sa akin, sa 5 years ako sa pwesto mo. Hindi, kung naranasan mo yung hindi biro, tanong mo sa akin yung hindi biro. Ayan. Ikaw nung, saan ka? Kill floor ako, sa kwan ako. Plucking. Oo. Si nung sa plucking, ang tinatanggal mo nung ano doon? Yung red, atay, tsaka dila na, diretso. Sa pinas, okay. Tanggal na sa trot agad, hindi na kasama yung dila doon. Medyo nahihirapan ako. Tapos, ang ano po doon, kaya nahihirapan si nung, gumagalaw po yun, conveyor po yun. Hindi po yun na dumaan na sa'yo. Muni mo, stop. Hindi po. Continuous po yun. Siguro ilang kayo nung na nagtatanggal? Dalawa, tatlo. Oh. Siguro ang bilang bawat every 3. Yeah. Every 3 yung sa kay Inong. Ayun. Kay Inong Ed, every 3. Sa Pinas eh ang bakal eh ng conveyor eh. Ayun, every 3. Oh, ayun. Nag-kill floor po ako sa trail meet ng Manitoba. Nag-kill floor din ako sa Domingos ng Toronto. Yan, nakuha ko yung mga tama ko sa kamay, kill floor, sa pagtatanggal ng dila. Mabilisan kasi eh. Ayan, doon ko nakuha. Kung sino na ano po, mga nakasama ko sa Domingos, nasugatan ako sa pagtatanggal ng dila, ang pagkakamali ko, tinanggal ko yung scabbard ko. Ayun. Kasi nahirapan ako, naka-scabbard ako kapag na kumukuha ko ng dila. Nahirapan ako kung naka-scabbard ako kasi plastic na buo yun, di ba, yung scabbard. Ay yung mesh labas tsaka yung tinanggal ko yung ham guard masakit dito kasi yun hindi pala yung dito, ano tinanggal ko yung ham guard tinamaan yung kamay ko dahil pagkahi ano ko sa dila umabot ng kutsilo yung una sa akin yung mesh ko hanggang dito lang tapos naka arm guard ako hanggang dito lang tinanggal ko na yung ham guard ko mesh glove lang ako. Kasi nahirapan ako eh. Kasi pag binabali mo yung kamay mo, matigas yung hamgar. Ikaw, pre, saan ka? Sa ano ako? Gating boss, gating. Gating, kill floor. Kill floor din. Ayan, ano at least ito, ano, nakukuha nyo na po yung mga idea ng mga trabaho namin dito. Hindi naman po namin inaano na mahirap yung trabaho rito. Inaano lang po namin, iniistorya lang po namin yung mga experience namin. Totally, mahal namin lahat ng company rito sa Canada kasi sila yung nagbibigay ng buhay sa Pilipinas, sa amin. Yung kwento nila, yung sweldo, hindi mo matutumbasan ng triple. Oo, kasi sa Pinas, kapag...
Nan? Sa ating katrabaho. Ano, ulog. Ikaw yung? Ikaw pinapadalan eh. Ikaw pinapadalan. Trabaho na. Wala pong yan. Kailangan pa ng padalan. May allowance ko pa. Kailangan si nanay mo. Sasawa mo. Yun nga po, at least, nakapagkwentuhan lang po namin yung mga mga trabaho namin dito. Hindi na namin pagkukwentuhan kung ano pa yung mga usas sila galing sa Pilipinas o ano yung mga ano nila. Totally, nakuha nyo na yun sa mga video ko last. Sa kay JB lang, nakwento niya na kung paano siya nakapunta rito. Nakukuha na kayo ng idea. Ang pinag-uusapan na lang po namin dito, kung yung mga trabaho nila namin dito, yung mga ginagawa namin. Ayan, yung mga ginawa ni bro na Denver, ni ano na Lloyd, Pete Floor, nadaanan ko po yun. Sa nakakilala sa akin, trail meet ng ano, umaga sa trail meet, nagkikill floor kami sa hapon, nagkakat kami ng ano, bago ako pumasok. Part-time lang yun. Oh, part-time. Part-time lang. Ang kinakatay namin doon, kung ano, mga malalaking baboy, mga saw. Mga saw. Yun. Yung mga nandiyan sa Nipawak, alam nila yun, yung nasa sa trail meet. Meron din doon yung maliliit, pero kadalasan malalaki. Yan ang gagawa nila ng sausage. Ngayon, nung lumipat ako dito sa Toronto, napunta ako sa Domingos. Hindi ako napunta dyan. Hindi mo na ako napunta sa Canistoga. Napunta ako sa Domingos. So, Domingos naman, ang kinakatay namin, 500 lang na baboy. Kaya lang, ang umaga, kill floor ako, sapon cut floor ako. Pagod na pagod. Yun ang ano namin doon. Yung kinatay namin na 500 kahapon na baboy, ipipreasure muna. Tapos, kinabukas. Pagkatapos namin mag-kill floor, kakatayin namin uli yung i-dibon namin. Ayan, shoutout po kay Kuya Pipito na ayan, kauwi lang ng Pilipinas kanina. Sila yung mga kasama namin. Iilan lang kami doon. May Banso, may Denver, may ano. Maliit lang nakatayan yun. 500 lang na baboy ang ginakatay namin. Yan. Kaya, kung iniisip nyo po na yung mga kamag-anak nito sa Pilipinas, akala nyo po nagpapala at saka nagmimina po sila ng ano rito, napakahirap din po. Hindi rin po basta-basta. Ayan, lalo na si Andresito. Ayan, shout out. Oh, hindi na masarado yung kamay. Oo. Oh. Naglalak na. Ayan, kill floor. Cutlor, tsaka kill floor. Dalawang kill floor, isang cutlor, si JB Loin. Shoulder. Shoulder ka na. O. Buti, lumipat sa shoulder. Baka pagpunta ng Loin, mas malaki pa sa kamay niya eh. Nakikita mo itong kamay niya to. Yung Loin nito, ganito kalaki o. Oh. Sandang ka, di ba? O. Yung mga Loin. Dalawang ball pa lang kami, pero tingnan mo, wala kayo ng pinayat namin. Hindi, biro. Shoutout din sa yung ganyan din kalaki yung kinuha ng katawan sa'yo na panggabi na Denver, si ano? Si Brian. Oh. Shoutout kay Brian. Oh, shoutout kay Brian. Bestman ko yun sa kasal. Bestman mo sa kasal? Oh. Shoutout sa bestman niya sa kasal. Kinasal pala siya. Bukas magdi-divorce nito. Kinasal niya pala. Joke. Hindi tayo dyan. Biro lang ha. Ayan lang sa asawa niya. Para meron ng ano, biro-biro lang. Hindi, kinuha pa lang ano, si Brian, kinuhang best man. Ayan. Ayan. Si dalawang nong, taga Bulacan at saka Mindanao, ang may-ari ng bahay na to. Salamat sa kanilang bibigay ng ano natin. Ito po ay katuwaan lang po para at least nakikita nyo po at nalalaman nyo yung mga ano nila rito. Totally 2 months pa lang po sila rito. Yung kina JB, halos kasabay nila yon. Yung mga nasa taas, yung pinost ko kanina na nag-birthday. Yung may birthday na si Sandy. Kasama niya sa bahay. Panoorin niyo rin po yun. Panoorin po yung vlog ko doon. Ayan. Upload ko na. Ayan. Pag-alis namin. O yan. Sandy, sabihin mo yung vlog ko. Ano pangalan? Shout out. Yung pangalan ko na ngayon, JB Butcher Vlog. Yan. Ayan. Bagong vlogger ng Canada. Sasabay na po sa amin. Ayan. Shout out po. Hindi ko na po haabahan ng ating itong video na to. At least nagpapasalamat ako sa may-ari ng bahay. Sa apat na mga magaganda lalaki na to. Ako na po ang mabibigay ng ano sa inyo na yung mga pamilya na ito, safety po sila rito. At wag po kayong mag-alala. Tuwing Sabado lang naman po sila pwedeng uminom. Lunes hanggang Biyernes, hindi po sila pwedeng uminom. Dahil kinabukasan, wala po silang papadala sa Pilipinas. Yun lang po yung inaano ko sa inyo.
lagi niyo pong tatandaan na yung mga nandiyan sa Pilipinas, safety po yung mga pamilya niyo rito. Kaya hindi rin po kadalian ng trabaho, hindi rin po kahirapan. Mamimiss na mimiss na po nila kayo. Kaya ibinibigay nila yung kanilang obligasyon na padala sa inyo. Eh bigay niyo naman po yung kanilang obligasyon kahit na papaano, eh, makita man lang kayo, masilayan lang kayo. Minsan kahit na busy kayo sa Pilipinas, eh pag tumatawag po sila, eh sagutin po natin. Dahil hindi naman po tayo magkakaparehas ng oras ng Pilipinas at saka ano, ito lang po yung masasabi ko. Isang siglay lang po sa inyo, isang tingin lang po sa inyo, eh masaya na po yung mga to. At makita lang nila yung mga anak nila na nakangiti, na ibibigay nila yung kanilang ano sa mga magulang nila, eh kasi yan, malaking tuwa na po. Hindi po sila magre-reklamo na pagod o ano man po rito. Ang inaano lang po nila, eh kapalit na lang po, eh makita lang po ng ngiti nyo at saya nyo, eh sapat na po sa kanila. Ayan, magpapaalam na po ako. Maraming salamat po. Ito po yung mga kasama ko from La Union. Jensan. Bulacan. Okay, maraming salamat po. Like and subscribe. My name.